guys. So ito na yung naging resulta sa ating ginawa. So gumana na siya, oh. So tinry ko buhayin. Baka mamaya magbaklas na naman tayo. So hindi pa nakatornilyo yan. So lalagyan pa natin. So what's up sa inyo mga higala, magandang araw sa inyong lahat. At today is araw ng Sabado mga higala. So pasensya na kayo sa ating Moses dahil medyo paos at inuubo tayo at saka sinisipon mga higala. So ang activity natin ngayon mga higala ay gagawin natin yung ating cellphone na Samsung A51. So kung napansin nyo sa mga higala, medyo basag na. Ayan o. So nalaglag kasi ito mga higala. Nakataob, nakaganyan, nalaglag. So ngayon mga higala, iaayusin natin. So may in-order na akong LCD. Ito yung in-order nating LCD mga higala. So ito yung ikakabit natin dito sa ating Samsung A51. Ito yung ating gamit, ito yung pandikit. Tapos ito yung ating heat gun mga higala. So itong heat gun na ito mga higala, ito yung ginagamit namin dati na pagka mga home service. So mas madali kasi siyang dalhin mga higala eh. Pero yung ginagamit ko sa bahay lang mga higala is yung may adjustable siya mga higala na heat gun. So kung ilan yung temperature na kailangan sa mga gamit, so yun mga higala. Tapos ito yung ating mga tools ng baklas. Ayan siya mga higala. Ayan yung tools natin. Ito yung ating tweezer. Ayan mga higala. So nag-order uli ako para magamit natin. So pang homemade lang ito mga higala. So hindi pa ako natanggap ng mga home service kasi medyo matagal na tayo hindi nakapag-repair mga higala eh. So medyo tulog na yung ating ano. So ngayon mga higala, so make sure mga higala na pag nagbukas kayo nito, dapat nakapatay yung inyong cellphone. So ito turn off na natin siya mga higala dahil babaklasin na natin. Ano pang hinihintay natin mga higala? Tara, let's go! So ngayon mga higala, hindi natin makakuha na ng full video ito mga higala kasi may tugtog sa labas. So kung naririnig nyo mga higala, may napatugtog sa labas. So ipapakita ko na lang sa inyo yung nabaklas ko na, tapos ipapakita natin sa inyo yung loob. So gamit ang heat gun mga higala, iinitin natin to para matuklap natin kasi may pandikit yan nakalagay dyan mga higala eh. So tutuklapin natin gamit ito. So yun mga higala, gagamitin na natin. So hindi tayo makapag full video dahil may nagpatugtog sa labas, baka makapiray tayo. So yun mga higala, ito yung ating heat gun. So napapansin nyo, naandar na siya. So initin na natin itong side na to para matanggalan natin yung cover sa likod. So marami pa tayong babaklasin dito mga higala. So tara, let's go. Thank you.
A few moments later. Alright guys, so nabaklas na natin siya. So ayan na yung itsura niya, mga higala. So tatanggalin natin to, itong ribbon o yung terminal ng ating LCD, para mapalitan natin yung bago. Pero baklasin muna natin yung mga tornilyo. And then, oh, ang dami tornilyo niyan, para mahiwalay natin, makita natin yung pinakakabitan ng LCD, mga higala. So mamaya lilinisin natin to. Ito yung mga dikit. So ang kaano lang nito, mga higala, dahil nabuksan na natin, so hindi na siya kagaya na sa original na matibay, kasi nga nabuksan na natin siya eh. So meron naman tayong pandikit, pero mas maganda pa kasi yung ano, yung galing talaga sa baga, yung original pa ba, kasi mahirap talaga mapasok ng tubig yun. So ngayon ito, kailangan maganda yung pagkadikit natin, para pagka halimbawa nabasa kaya naulanan, hindi agad siya na mapapasok ng tubig. So tara, let's go. Thank you.
Alright guys, so ito na yung naging resulta sa ating ginawa. So gumana na siya, oh. So tinry ko buhayin. Baka mamaya magbaklas na naman tayo. So hindi pa nakatornilyo yan. So lalagyan pa natin ang mga tornilyo. So ayan siya. Tayin lang natin mabuhay. Thank you.